Explorer, welcome back sa ating YouTube channel, guys. This is Bisam Explorer TV or Jonathan Villamor from Cebu City. So ang gagawin natin, guys, is ipakita ko sa inyo ano po yung ginagawa ko araw-araw kapag nag-duty pa ko dito sa restaurant. So and guys, before that, welcome to my intro. And this is Bisang Explorer TV. So for today's video, guys, is ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung ginagawa ko po sa restaurant or ano po yung assigned duty ko dito sa restaurant. So ito po pala, guys, ay ground beef. Ayan, ito po ay ground beef. Tapos ihuhulma ko siya na parang round ng beef patty para po sa aming classic burger beef. Yun po ang gagawin ko. Ayun po ang naka-assign nyo dito sa restaurant. So, yun po talaga yung gagawin ko araw-araw. Kapag marami yung order namin, so mas marami din magagawa ko sa isang week. So, yun po ang aking assigned duty dito sa restaurant. So, iba naman yung assigned duty ko dun sa juice shop kapag naka-assign ako dun na magtrabaho. So, napakita ko sa inyo kung paano ba tayo maghulma ng beef patty para po sa ating beef burger or classic burger beef na gagawin namin or siniserve namin dito sa Saudi Arabia sa restaurant namin. And before we start, guys, para sa paghulma ng ating is ang step 1 natin is dapat meron tayong weighing scale. Ayan. Dapat meron tayong weighing scale. Kasi ang beef patty namin, guys, sa aming beef burger is meron lang 3 ounce sa isang order. So, yung 3 ounce na yan is 14 reals na yan. So, yung 3 ounce na natin. So, step 1 natin, guys, is i-weight natin yung meat. So, kukuha tayo ng part, tapos i-weight natin. So, yun po ang first step natin. Ayun na, guys. After natin siya i-weight, guys, ng 3 ounce is gagawin mo natin siya ng balls. Ayan, gagawin natin siya ng balls para po mamaya is ipipress po siya na magiging burger. At ipakita ko po sa inyo mamaya kung paano natin siya ipress para maging round po siya na beef patty. So, ito na yung number 1 natin. So, ayan. Ganito lang po yung gagawin natin. Ikikilo lang po natin. Tapos, after nating ikilo is, 3 ounce lang after gawin nating bolts. Tapos, mamaya, ang third step natin, meron tayong third step kung paano po ito i-press para magiging beef patty po siya. Para po sa ating beef burger na siniserve araw-araw to sa aming restaurant na pinagtatrabahoan ko. So, ganoon po yung ang paggawa ng beef patty burger, guys. So, kailangan mo lang bumili ng ground beef. Kayo na po ang bahala kung ilang ounce yung gusto niyo sa inyong burger. So, sa amin dito, ang regular na siniserve namin is 3 ounce po yung siniserve namin. 14 real na po yan, yung 3 ounce na yan. So, ganito lang po yung ginagawa namin sa isang beef burger namin. Ayan, ikilo natin. Tapos, after mag 3 ounce po siya, iraround po siya. Second step, iraround. I-ball, gawin siyang balls. Tapos, after ng third step na, kapag third step na tayo, is kailangan na siyang i-press para maging beef patty, circular beef patty. Para po maging ready na po siya para sa paggawa ng ating burger beef. Or tinatawag namin dito na classic burger beef. Kasi meron din kaming classic burger na chicken. So, ganito po ang pagkakagawa. Tapos na tayo sa step 1. So, step 1 natin is i-scale siya or i-weight natin ng 3 ounce. Ang step 2 is gawin siya ang balls para po mamaya is natin siya, gawing patty na talaga. So, ang step 3 natin, guys, kailangan natin to.
Lagyan natin ng paper wax. At saka kailangan natin ng ayan, ganito na tools para pang press po, para magiging circular po siya sa na burger. So, magiging circular na burger siya. O magiging beef patty na siya pag ano. So, ito po yung manual na ginagawa namin. Kung paano po namin ginagawa yung beef burger namin. So, fresh na fresh at manual talaga yung ginagawa namin. So, ayan. Ipakita ko sa inyo kung paano natin ginagawa. Ayan. Ang gagawin natin is maglagay tayo ng isang paper wax. Maglagay tayo ng naka-balls na. Sa gitna natin ilagay. Tapos, ipipress lang natin. At lagyan natin ulit ng isang wax or paper wax. Tapos, ipipress lang natin. At magiging circular na siya. Tingnan nyo, magiging circular na siya. At magiging beef patty na siya. So, yun po ang fresh beef patty na ginagawa po namin guys araw-araw. So, ayan na po ang final natin na beef patty. So, ayan. Circular na siya after natin siya ma-press dito. So, ready-ready na siya to serve. Ano, ready-ready na siya to para gagawin siyang beef burger. So, ganun lang po yung ginagawa ko guys araw-araw. Araw-araw po, hindi naman siya araw-araw. I think 2 times a week po yung paggagawa ko ng backup. Depending lang po sa customer na marami or hindi. So, kapag marami yung customer ko is kailangan kong gumawa ng marami din para po ma-servisyuhan namin sila ng marami pong pagkain. So, ganun lang. Diba, 2 paper wax. Tapos, kukunin lang yung isa. At yun, ready na to i-drop para po sa ating beef burger patty. So, ganun lang po yung trabaho ko dito sa Saudi Arabia. Yun po ang pinakaunang trabaho ko dito sa Saudi Arabia. So, susunod guys is papakita ko po sa inyo ang next na naka-assign po ako kung ano po yung ginagawa namin din na mga product dito sa aking trabaho sa restaurant. So, yun guys, maraming salamat po sa pakanood. So, yep guys, pwede tayong gumawa ng beef burger sa ating bahay. Kahit gamitin na natin itong, pwede natin gamitin ito. Ilagyan na natin ng oil, tapos gamitin natin ito pang luto ng beef patty. Tapos, bumili lang tayo ng buns, at bumili tayo ng tomato, at saka bumili tayo ng lettuce. Tapos, gumawa tayo ng sariling atin na sauce. At meron din akong sauce na gagawin kung gusto nyong malaman is, pwede nyo akong i-PM, alam ko naman kung paano gumawa ng sauce. Ayan. Pwede nyo mag-comment dyan sa baba kung sino yung mag-gagawa ng negosyo dyan sa Pilipinas or kahit saan man. And, willing, kung willing kayo matutunan nyo kung anong sauce yung ginagamit namin, so pwede tayong gumawa ng sariling sauce natin. Ha? Pwede tayong gumawa. Gamitin lang yung mayonnaise at saka iba't ibang ingredients. So yun po guys, maraming salamat sa panood. So I hope marami yung natutunan sa araw na ito about po sa aking work dito sa Saudi Arabia. Ito po yung work number one ko dito sa Saudi Arabia. Pag-prepare ng fresh beef patty po para sa aming beef burger. So yun guys, thank you very much for watching. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe guys. I-click ang notification bell para update kayo sa ating mga uploads. So thank you very much and God bless.